Hello mga Nightcrows fans! Welcome to my Night Weekly Update video dito sa aking F2P na character. Diba? 100% hampas lupa and ano lang to? 100% na AFK lagi. Boss hunt, boss hunt. Diba? Ano lang yan eh. Mga pang walang magawa sa buhay. Okay? Kaya ako, laging AFK lang to. Pero, uy, di ba? 95,000 in combat power na yan, Brad. Kahit malas-malas yan, di ba? Gumagapang talaga yung ano ko eh. Yung aking growth rate eh. Malapit na rin ako mag 96,000. So, ano na to? Road to 100,000 combat power siguro. Baka after 2 weeks, I think 100k na to. 100k plus. But before our weekly update, di ba, silipin mo natin itong mga to. Yung mga pass, wala talaga. Gamit na gamit ko lahat ngayon yung aking mga diamonds. Kaya wala, pointless din na bumili dito. Okay, tayo bang pwedeng bilhin or i-unlock for additional ano combat power. And then dito naman, wish it na to, no? Talagang pakadamot na nito magbigay ng ano ah. Mga event ah. So, ito bago, bibigyan ka ng ganito na panggawa mo siya ng ano, yung bagong infusion. And bugod dito, makumo rin siya kapag ano, ginagawa mo yung daily quest sa bagong mapa. Ito, Thronetales. Weapon style, ito, wala, pang pay to win. Ito naman, madali lang to, pang-upgrade ng ano, skill or panggawa ng ano, skill upgrade. Weapon proficiency, ito madali lang to. Okay. And the rest, ito pala no, ito pala. Common gear. Sayang yung gold ah, 4 days left, pero I think matatapos 'yan. Itong dalawa dito uncommon, kahit wag na, malamang kwenta yung reward diyan. Okay. And then the rest, 'di ba? Wala na. So for this week, ang pinabago lang na ginawa nila is may bagong mapa, 'di ba? Which is eto, Thronetales. Na actually dito rin ako ngayon nagra-grind kasi sobrang laki yung experience diyan. Parang nakuha ako dito ng ano, more than 3% na experience kapag kunyari matutulog na ako tapos i-grind ko siya diyan. Diyamak talaga na mas mataas yung experience na makukuha mo dito kesa sa ibang mapa. Okay, maski sa battlefield mas mataas dito eh. Kaya talagang dito ko siya iniiwan and ginagawa ko lang na lang is scheduler. Which is ano, Thronetales. And kapag ubus na yung pots ko, 'di ba? Ito na lang yung bibilihin niya. Magre-repatch siya ng 2,000 tsaka ito, syempre, importante din 'yan. And then the rest, ito na lang yung ano, ibang setting. So maganda yan guys, dapat kaya na ng character nyo mag-grind dyan. Nang at least hindi magasto sa ano, HP potion. Para masulit nyo yung experience dun sa bagong mapa na yun. And hindi lang sa experience kasi yun eh. Kailangan mo din talagang mag-grind dito kahit sa level 50 lang. Please yan ako ngayon. Dahil sa ano, eto yung lag. Kailangan natin to pang-craft nung kulay blue na accessory. Okay, which is eto, di ba? Mamimili ko kung ano yung craft mo dyan eh. Mamaya, didiscuss ko ano yung craft ko sa tatlong to. And syempre, bukod dyan, may mga ganto ring drop. Di ba? Pwede mo ring ibenta. May ganto rin, syempre, pwede mo ring ibenta. And the rest, ayan o, may mga iba ka rin pwedeng maloots dito na pag naswerte ano, pwede mo ring ibenta. And dito ko rin napulot yung kulay green ko na ganito. Okay, shoulder strap. Ayan, meron na ako. Na eventually, papalitan ko yan into kulay blue kapag na-farm ko na yung ano, eto, etong lag na to. Ito lang yung kailangan eh. Ngayon, mag-ipon kayo ng ano, ano ba tawag doon? Eto, yung nakukuha dito sa ano, sa Forest of Training. Kasi next week, I think nakalimutan natin nilang i-patch yun dito.
next week ipapatch ulit nila na itong mga gantong klase ng box, eh may chance ka na ano, makuha mo yung lag. Kasi ngayon wala sila rito eh, diba? Supposed to be dapat nandyan daw sila. Okay, so kung ako sa inyo, ipunin nyo muna yan and sabay-sabay nyong buksan next week para maybe makuha yun ng lag. Okay, ang gawa ng shoulder strap. Eh syempre kailangan nyo ding banatan doon yung ano, mabagong dailies. Ako tatlo lang binabanatan ko doon eh. Which is eto lang, 50, 52, 54. Pwede nyo isama yung 56, pero napapagalan ako. Medyo okunat na sila dyan eh. Kaya ako wala, hindi ko na yun ginagawa. Pwede nyo i-abol 57 kung may mahalap kayong kaparty. Ako wala, yung tatlo lang pwede na yan para mabilis agad yung matapos. Okay, diba? Kasi yung mga rewards doon pang gawa ng ano, yun nga no, pang infuse doon sa bago nilang content. Okay, yung second page ng infusion. So yun lang naman yung mga bago. Okay, I think dito mga bagong package dito ngayon, diba? Wala. Okay, so nagtitipid ngayon sila sa pamimigay ng mga ano, mga freebies. Kasi diba, top up daw kasi kayo eh. Ano daw top up ate eh. Okay, so ngayon doon na ako sa aking weekly update. Okay, progression ng aking knight. Siyempre malakas na malakas, diba? So ito yung aking equipment. Isa na lang yung kulang ko, which is ito na ito. I think bibilin ko na lang to. Kasi nga yung next na pag-ipunan ko ng aking papyrus or pagagamitan ko ng papyrus is ano na, eto. Sa aking shoulder strap. Okay? Kaya eto, bibilin ko na lang to. Mura na lang to eh. Diba? I think, ayun o, 383. So, malapit na. Ayan, 341. Actually, pwede ko na yung bilhin eh. Diba? Mamaya, magbenta ko ng dalawang ganto. Big to 20, ano, diamonds. Okay, and then mabibili ko na to. So, mangyayari nun, additional combat power. And magiging full blue set na, okay? Blue set starter pack. Yung aking, ano, equipment. So, pag nasuot ko yun, di ba? Fully refined, fully enhanced. I think, lalapit na to, close to 96,000. Eh, magle-level up na ako eh. Ayan, no? 93%. Siguro bukas level up na to eh. Eh pag nag-level up to, di ba? I think 96,000 na to bukas. Okay? So, after ko na to ma-full blue set, syempre, next ko nang babanatan is itong dalawa rito, which is, ito muna, mas madaling gawin to eh. Itong kulay blue na shoulder strap. Ngayon, mamimili ka ano yung i-craft mo dyan. Eh, yung dalawa dun, pangit eh. Syempre, mili ako. So, ako, kakraft ko doon, syempre, yung isa. Eto. Kasi ano to eh, accuracy tsaka HP. Eto kasing dalawa dito, di ba? Ano to? HP, MP, di ba? Ano mo yung MP? Eto, MP din. So, technically, ito na yung best choice sa akin. Accuracy tsaka HP. And ang kailangan ko lang dyan is, di ba? Ayan lang oh, lag. Lang ko pa ng 170, madali lang to. AFK ko lang lagi ng AFK doon sa level 50 na monster doon sa bagong mapa. Eventually, makakaipon ako neto eh. So, papyrus, madali lang to, di ba? Especially kung lagi kang nag-attend ng ano, nung guild dungeon tsaka yung ano, party dungeon na level 2. Okay? And then after noon, ang sunod na is eto. Okay? Na I think may 12 na ata kung ano eh. Malapit ko na yung makraft eh. Eto, may 12 na akong ganito eh. So, tatlo na lang yung kailangan ko. Feeling ko nasa main quest eh. Hindi ko pa kasi ngayon bumabanat ng main quest pa eh. So, chapter 35, baka meron dito kapag kunyari chapter 36 and above. Or kung hindi, pwede ko namang gawin yun eh. Kasi after neto, or after kong gawin to, wala nang paggagamitan ng papyrus.
So kung may extra papyrus na ako, eto, I think, nakagawa na lang to eh. Ayan o, RK Scroll of Discipline. Kailangan ko lang is tatlong papyrus, tatlong more yun. So madali na lang yan pala, no? So pwede ko rin pala tong unahin, di ba? Habang ano, habang di ko ba nakuha yung requirement na 200 lag sa shoulder strap. Artifact naman, ganun pa rin. So, hindi ko ba sila priority sa ngayon? Eto, ganun pa rin. 2+3. So, skill. May malapit na akong mabiling skill. Actually, 2 yun na yung pwede kong mabiling malapit na eh. Ayan, no? Kita nyo ba yan? Contribution coin ko is 33,000 na. So, 3,000 na lang kulang ko. Mabibili ko na yung sa kumapang pang DPS. Eto, Retribution. Kita nyo yan. I think eto na yung pinapambawas talaga ng ano eh. Shielder eh. Lalo na kung ma-upgrade ko to into ano, tier 3. Bukod doon, malapit na rin akong ano, mag 150,000 guild coin. Siguro baka 2 weeks pa to. After that, mabibili ko na rin yung isa ko pang skill. Di ba? Pampakunat ko yan. Payback. So, pag nabili ko tong 2 to, uy, additional combat power. Diba? And lalakas din yung character ko, syempre. So, weapon proficiency, okay, level 14. And ang pinili ko ito, crit rest. Okay, yung sunod, piling ko dito na lang ako muna, bonus accuracy. Kasi may block yung character ko eh, so medyo, I think di ko kailangan to. Level 16, so tagal-tagal pa yan. 2-3 weeks pa yan. So, collection. Kita nyo ba yan? 161 na ako over 1143. So, matitigil muna yung collection ko rito kasi, di ba? Bibili ako nung ano eh. Yung kulay blue na ano eh, gloves eh. Pero, ayan o, madami na akong na-unlock dito, syempre. Dito naman sa gear, okay, isa na lang yung i-unlock ko dito. Ito na lang, okay. Pero ang daming plus 7 na ito, wish it na yan. So siguro after 2 to 3 days, ma-unlock ko na to. And after this, mag-ipon na ako ng pera or gold 23 million. Yun na yung susunod kong ano, bibilihin na skill. Kasi itong 2 dito, wala to, di ba? Makakukuha mo lang to sa ano eh, mga monster or sa mga box. After ko makuha yung aking 23 million worth of skill, I think ito na yung sunod, di ba? Ito yung mga may plus 8 na weapon, yung mga may plus 6 na ano, armor. So na yun yan, yung mga ganito, di ba? So, lahat ng madadali, yun muna yung ano, babanatan ko. Yung mga ganyan, no? Di ba? So, quest, nasa ano na ako? Chapter 35. Ah, malapit na to, eh. Di ba? Madali lang yung technique sa mga ganito. Dadaan ka lang dun sa monster house pag may nakita ka na, ano, wallet gamer, pay to win na nagra-grind, gumagawa ng kanilang dailies. Sasabayan mo lang sila. Di ba? May i-hit ka lang and eventually, natatapos mo to, okay? So sa ngayon medyo tinatamad pa akong pagpatuloy ito. Baka next week na siguro ulit. So sa extra, eto rin dahil mong makukuha dito na ano. Dami-daming gold. Pero tigil muna ako dito, nakakatamad eh. Chapter 4. Eto side quest. Grabe, dami kong side quest dito. Kaso tinatamad akong gawin. Di ba? Madami-daming experience pa to. Tsaka gold. Di ba? So achievement ko, ayan, 1168. Creed, ganun pa rin, pure strength, for grinding purposes. Eto, infusion, ganun pa rin, visit na infusion na to, no? Wala, no? Kapag na perfect infuse mo kasi itong mga to, malalaking combat power to eh. Pero, ganun pa rin, ganito muna, okay, nag-abang ako ng ano, mga bagong event. Mamimigay sila ng ganito. Kasi ngayon, ayoko pang sumagol eh, di ba? Sa paggawa ng ganito kasi more yun yan eh. Unahin ko munang i-fully upgrade lahat ng aking skill bago ko siguro ano galawin to or gamitin yung aking mga more yun para dito, di ba? And then ito yung mga bagong ano infusion, ito rin sa rin to eh.
Pero at least eto, matsatsaga mo to. Okay, kasi eto, ganito lang kailangan mo dyan eh. Na nakuha mo lang sa mga dailies, di ba? So, mount, glider, tsaka weapon style, ganun pa rin. Visit na yan, puro puti yung lumalabas sa mga binubunot ko. Wala talagang kwenta dyan eh. So, exchange. Uy, wah, pamura ng pamura to ah. Mamaya, baka 340 na yan. Pag nag-340 yan, mamaya, bibiling ko na yan. And then, syempre, ito pa rin yung mga ano, di ba? Kita yung mga pinagbebenta ko dyan. Lahat ng pwedeng ibenta, benta nyo muna. Lalo lang ang simple yun. Ayan. Ibenta nyo lahat. And lahat ng pwede nyong bilhin na pang collection. Okay, bilhin nyo na. Lalo lang ang simple yan, Brad. Okay. So, very easy. Na lahat ng to, makuha mo lang to kaka-AFK. Di ba, tulad ng sinabi ko, puro AFK lang ginagawa ng karakter ko. So, in the next coming days, ang AFK ko sa ngayon muna is dun muna ako sa bagong mapa. Hanggat hindi ko nabubuo yung aking ano, shoulder strap, I think dito muna ako lagi. Okay? Ang problema, nagmura na tong mga to eh. Ayun, no, 6. Pwede na siguro yan. Tapos yung isa, 5.5. Magmamahal ulit yan kasi hindi naman lahat nagpa-farm yan eh. Yung iba, mga bugok yung character, di nila kaya yung mga master dyan eh. Patagal nilang patay yung mga master dyan eh. Yung character ko, solid bumawas to eh. Di ba? Tsaka makunat-kunat na din siya. Kaya kayang-kaya ko talagang mag-grind sa mga level 50 na yon. And then of course, nagpa-party dungeon ako ngayon. Stage 2 na, kaya ko na dito. Namamatay pa rin yung character ko. Actually, lahat naman ng character dito namamatay eh. Basta lahat kayong malalakas, siguro mga 95,000, solid, bumawas. Madali lang tapusin itong stage 2. And sa stage 2 na to, mapupulot mo na to. Okay. Ayan o, na pwede na ako makuha dito ng Arcane Scroll. Tsaka to, di ba, na malay yung chance, lagi kang makuha dito ng Papyrus. Okay. And syempre, ito rin. Sabi ng iba, madali lang daw ito makuha eh. Wish 10, yung character ko, hindi ko makuha-kuha to eh. Fake news. And ganun lang guys, di ba? Ganun lang kadali magpalakas sa game na to kahit puro AFK lang ginagawa mo. Eventually, mahabol mo at mahabol yung mga ano, yung mga maswerte yung F2P dati. Yung mga nagiki-boss hunt sa mga ano, wallet gamer na F2P daw. Or yung mga nagpapaka-F2P, eventually mahabol mo rin yung mga buhok na yun eh. As long as kapag nagra-grind ka, syempre, mga makakandang monster lagi yung binabanatan mo, yung talagang may makukuha sa kanya para mabenta mo into diamonds. Ganun lang yun. And ayun lang guys, ganun lang kadali magpataas ng combat power. So ang next video ko is gagawa ko ng guide, di ba, sa mga melee na F2P character. Para solid yung grinding nyo, para tuloy-tuloy yung pagpapalakas nyo. Kasi yung iba, di ba, nakatingin lang dito eh. Sa tatlong basic stats na to eh, makabugok eh. Iba-iba kasi yung class eh. Yung iba kasing class, ang pinagkuhunan nila ng combat power is nasa iba. Kunyari, eto. Yung ibang combat power nito nasa black. Black damage reduction. Nasa mga reduction, skill damage reduction. Kasi nga, doon naka-design yung character ko eh. Mga bugok eh. Pero kahit shielder to, I can tell you, solid to bumawas ngayon. Kasi nga, binibuild ko siya for DPS. Pang-grinding talaga. Most especially kung makuha ko yung aking ano, retribution. Eto. Tapos ma-fully, ano to, tier 3. Tsaka etong burst tier 2. Makikita nyo to, magiging ano to, solid na ano, na nagra-grind. Okay. Mas solid pa sa mga rage character. 100% guaranteed. That's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.